Good morning, yung project natin ngayon galing ito ng Shopee. Pero yung laman eto, mumurahing silencer. So, paano ba ito? Buksan muna natin. Ayan, maganda yung pagkabalot. Ito is nasa 350 siguro yung piraso nito. Sobrang mura. So yung gagawin natin dito, i-upgrade natin kasi yung mga parts nito sa loob medyo hindi maganda yung klase ng mga material na ginamit nila. Hirap buksan na. Ayan na. So, eto na. BSA. Ang ganda ng pagka-finish, pero may mga problema kasi ito. Minsan pag na-testing natin mamaya, makikita mo yung problema. Ito naka-threaded ito. Ito. Naka-thread siya. Yung problema kasi dito, ang thread dito sa loob, ayan. Hanggang dito sa pinaka inner part niya is hindi masyadong makapal yung thread. Ibig sabihin, hindi masyadong mahaba yung thread. Ayan. So, minsan kung gusto mo yung kung gusto mong i-upgrade, ito yung papalitan. Pero for the meantime, pwede nating i-retread ito sa 1/2 by 20. At saka yung ginagawa ko dito para medyo maging matibay siya. Nilalaktite ko ito. May tumatawag sa akin. Sabihin mo, huwag maingay. Ayan, nilalaktite natin ito para in case na ma-align na natin sa dulo ng barrel, hindi na siya gagalaw. Ayan. So, dito tayo mag-open sa kabilang side. So, yung ginagawa nating modification dito sa loob, pinapalitan natin yung ang divider niya. Paabot ng lungnos dong. May lungnos ka dong. Ito. Ito, bubuksan natin yung loob niya. Meron siyang tube. Ayan. May tube siya na may butas. Tsaka yung packing niya, parang cotton na parang nylon din siya na strand na maliliit. Tsaka next niya is yung divider. Ito yung pinapalitan natin. Engineering plastic yung ginagamit natin dito. Pinapakapalan natin mga times 2 na siguro, nasa 5mm na kapal. At saka sa dulo niya, same pa rin. Kung ano yung kinuha natin kanina na ganito, parang nakaganyan lang siya. At saka divider at saka ganito. So papalitan natin ito ng mas maganda gamitin Scotch Brite kasi para walang himulmul. At saka pwede mong i-repack ulit in case na medyo may sayad na siya. Sa nito, sa presyo nito, sobrang sulit. Kasi mura na siya. At saka tahimik din. Tahimik din siya. So, i-retread natin ito sa 1/2 by 20. Papalitan natin ito. At saka ito, papalitan din natin. At saka i-align natin, dapat i-align natin yung silencer para walang sayad. So, ayos na. Titirahin na natin. So, ito yung gagamitin natin. Engineering plastic para sa divider niya sa loob kasi manipis yung gawa nila. At saka hindi pa na finish ng maayos. So, gagawa tayo ng mas makapal. Bubutasan natin ng 8mm.
pwede lang gamitin. Lilinisin na lang natin yung ano, yung butas. Para sigurado tayong walang saya. Dito mas makapal. Ayan. So, eto. Ayan na. Ito na yung mga diviner natin. Makapal siya. Para mas matibay. Try natin kung pasok yung outside diameter niya dito. Ayan, pasok na pasok. Ayos. So, yung gagawin natin, yung problema kasi minsan ito, hindi align yung butas sa body niya. At saka yung butas dito sa dulo. So, try natin ilagay sa lathe para malaman natin kung ano, kung align ba yung butas na sa body niya. Medyo align naman siya, pero kailangan pa natin i-retread dito. May konti siyang wobble. Pero ito ay lalagyan natin ng Loctite dito para hindi na siya matatanggal. Initin lang natin yung part na to. Mag-Loctite tayo dito para stable na yung module niya, yung end cap niya. Ayan na, tuyo na yung Loctite natin. Pero yung thread niya medyo hindi align sa body. So, kailangan kong bawasan saka mag-re-thread tayo. Dapat din nating bawasan para mag-flush ito sa dulo din ng barrel. Meron ako ditong holder, 1 up by 20 yung size. Pwede nating
testing dito. Ayan. Yung holder na to, ginagamit ko rin ito pag gusto kong i-align yung ano, yung silencer. Okay na yung thread. Saka natanggal ko na rin yung ano, yung cap sa dulo. Pabalik ta rin natin para malaman natin kung yung body ba nag-a-align. Ayan. Kung makikita nyo, may konti siyang wobble dito sa dulo. Nasa, more or less siguro, nasa 1mm yung wobble niya. So, para ma-align natin yan, lalagay natin yung cup sa dulo at saka magbabawas tayo dito ng butas para align siya dito sa sample na thread natin. Para sigurado siyang ano, wala siyang sabit. May konti siyang wobble, so yung butas niya hindi, medyo hindi align sa body niya. Expect niya naman yung ano, yung mga ganitong error kasi mass production yung gawa nila. Hindi naman ito pinaganda talaga. Pero para sa atin, sa halagang 350, kaya natin yung yan talaga yung ano, yung usual na problema pag manipis yung ano, yung casing niya at saka mag-knurling sila dito. Pag nag-knurling kasi, pinipress yung material kaya yung dulo at saka yung mismong tube nagdi-deform. Pero sa atin dito, pwede nang magamit ito kasi align na siya sa ano, align na yung butas niya. Ayan, wala na yung wala nang wobble yung butas. Ire-repack na natin. So, magre-repack na tayo. Ito lang yung kailangan mo. Scotch-Brite. Kahit magpalit ka pa every week nito, hindi ka malulugi kasi mura lang naman. Tulak lang natin. Ayan, ayos na. So, nasa loob na yung ano. Lalagyan natin ng gawa nating spacer, yung makapal. At saka may butas na medyo malaki para walang sayad. Ayan, nandun na sa loob. Saka yung next niya is ito. Madali lang, Scotch-Brite lang yung katapat. Kasi yung Scotch-Brite, mas maganda kasi yung himulmul niya, hindi masyado compare mo dito sa isa. Eto, mas tahimik ito. Pero, yun lang, yung problema mo, yung himulmul, ayan, natatanggal. Siguro yung packing nito, yung Scotch-Brite, aabot din ito ng 1,000 rounds, hindi pa ito magano, hindi pa ito magbibigay ng ano. So dito sa dulo, pwede nating lagyan ng isa pa. Ito. Ayan. So malinis na. Ito na yung dulo. Tsaka takpan mo na. Kung gusto mong mag-repack ulit, dito ka lang magbukas sa dulo niya kasi yung base natin na adapter nito, yung cap, naka-Loctite na ito sa body. Ayan, naka-reface na rin siya.
At saka pwede nating ano, pwede na nating i-testing ito. So, eto na, nakakabit na. Try lang nating silipin kung walang sayad. Perfect na walang sayad. Ha? Okay na. So, testing natin na walang silencer. Ayan. Medyo malakas. Isa pa. Tsaka ilagay natin yung silencer mamaya. Lagay natin ito. Yung mumurahing silencer galing Shopee. Na. Try natin silipin. Clear. Maglo-load tayo para malaman natin kung effective yung ginawa natin. Ayan, testing. Ang lambot. Malambot siya. Eh, isa pa. Last. Okay na? Ano dong? Okay na? Sige, okay na. Ito lang, yung mumurahin nating silencer. Pero, pwedeng-pwede.